Chapter 10, Andy's Point of View. Pwede bang itigil mo na yung kakaiyak mo? Pinunasan ko ang luha sa pisngi ko at pinigilan ang pag-iyak ko. Narito kami ni Claire ngayon sa park habang nakaupo sa may bench. Wala na ring tao rito dahil madaling araw na. Matapos sabihin ni Randolph ang salitang binitiwan niya kanina, hindi ko alam kung anong irereact ko. Kahit mas pinili ko na lang na tumakbo palayo sa kanya. Gusto kong magalit sa kanya. Pero ano nga bang laban ko kay Venice? Tingin mo ba totoong mahal niya ako? Wala sa sariling tanong ko kay Claire. Ano ba sa tingin mo? Tanong nitong pabalik at saka humigop ng kape. Hindi ko alam. Ang hirap kasi eh. Matapos ang mga sinabi niya kanina, hindi ko na alam kung anong sigurado. I deeply sighed. Look at me, Andy. Humarap ako sa kanya at hinintay ang susunod niyang sasabihin. Isa lang ang nasisiguro ko. Alam kong mahal ka niya dahil nakikita ko yon sa mga mata niya. Siguro naguguluhan lang siya. Muli akong umiwas ng tingin. Kung mahal niya ako, hindi siya dapat naguguluhan. Alam natin ang nakaraan nila ni Venice, di ba? Muli akong napabuntong hininga. Mahirap palang magmahal sa isang taong hindi pa tapos magmahal ng iba. Pero binuksan niya ang puso niya para sa'yo. Giit niyang muli. Hindi ako sumagot. Alam mo, Andy, dalawa lang yan eh. Forgive him or let him go. Pero siguraduhin mo lang na you won't regret it. Muling nangilid ng luha ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko rin sigurado kung anong mangyayari sa amin ni Randolph. Nakakalungkot lang isipin dahil nagsisimula pa lang kami. Pero ito agad ang bubungad sa amin. Hindi pa pwedeng maging masaya na lang kami palagi. Nagising akong masakit ang ulo ko. Bahagya pa akong nahilo dahil sa biglaan kong pagtayo. Nang ilibot ko ang paningin ko ay bahagya akong nanibago. Bigla ko na lang naalala na dito pala ako natulog sa bahay ni na Claire dahil ayokong umuwi sa mansion kagabi. Bahagya akong nagulat nang tumunog ang cellphone ko. Kagad ko yung hinanap sa ilalim ng kumot at unan. Nang makita ko ito ay tumambad ang napakaraming missed calls ni Randolph. Nang i-check ko ang mga messages ay puro pangalan din ni Randolph ang naroon. Gusto kong matuwa dahil hinahanap niya rin pala ako. Pero ayaw magdiwang ng puso ko dahil naaalala ko pa rin ang nangyari kagabi. Bumaba na ako at agad na hinanap si Claire. Kasalukuyan itong nakasuot ng apron habang naghahanda ng pagkain. Ising ka na pala, Andy! Ngumiti ito at muling tumalikod upang kunin ang ilang pagkain. Pasensya ka na, Claire. Hindi ko na malayan ang oras. Nahihiyang saad ko. Bago pa man siya makapagsalita ay agad namang tumunog ang cellphone ko. Akala ko ay si Randolph ulit yun, pero pagtingin ko ay unknown number pala ito. Nagdadalawang isip pa ako kung sasagutin ko ba ang tawag na ito o hindi. Pero nanaig pa rin ang curiosity ko, kaya ko ito sinagot. Hello? Andy! Nate? Ako nga, mabuti na lang at sinagot mo. Teka, may phone ka na? Ah, oo. Binigay sa akin ni Manager Grace. Pumayag na kasi akong maging isang artista. Pumunta ako sa mansion para ipaalam sa'yo, pero wala ka. Nasaan ka ba? May nangyari ba? Sunod-sunod na sabi niya. Wala naman. Narito ako sa bahay ni Claire. Dito muna ako tumuloy. Talaga? Sandali, pupuntahan kita dyan. Nagulat na lang ako nang in-end nito ang call. Don't tell me pupunta ang stupid na yon dito. Yun ang sabi niya eh. What? My God, Andy! Masisira na naman ang araw ko. Masisira? Bakit? Nagtatakang tanong ko. Pansin ko rin kasi I hate niya si Nate. May nangyayari kaya sa kanila? Never mind, Andy. Sa tuwing nakikita ko siya, kusa na lang nasisira ang araw ko. Napatawa na lang ako. Nang matapos kaming kumain, saktong dumating si Nate. Napangiti naman ako dahil iba ang aura niya ngayon. Kung noon ay nakasimpleng damit lang siya, ngayon ay mag-ara na. Pansin ko rin ang pagkinis ng balat nito. Nate, ikaw ba yan? Ngumiti ito at umikot sa harapan ko. Ayos ba, Andy? Napatawa ako. Nakakatuwa lang dahil sa kabila ng nangyari, heto kami ni Nathan at nanatiling magkaibigan. Kahit anong suotin mo, laking bundok ka pa rin. Umirap si Claire. Ang sabihin mo, napupugian ka lang sa akin. What? Mandiri ka nga sa sinasabi mo? Sigaw nito at saka umalis. Ikaw, Nate, ha? Anong eksena yon? Wala yon, Andy. Ang sarap niya kasing asarin eh. Paniwanag nito habang hindi inaalis ang ngiti nito sa labi. Umasyal tayo, Andy! Pagbabago niya ng usapan. Delikado, Nate.
Baka makita pa tayo ng ibang tao at magka-issue pa. Hindi naman tayo magpapakita sa ibang tao eh. May nakita akong lugar dito na walang masyadong tao. Palagay ko nga eh, walang nagpupunta dun. Napakamot ako sa ulo. Dahil gusto ko ring maglibang ay sumama ako sa kanya. Laking gulat ko pa nang makita kong may nakaparadang kotse. Mas lalo akong nagulat nang lumabas si Manong driver upang pagbuksan kami. Sa daddy mo yan, Andy. Pinayara muna niya sa akin to habang narito ako sa Manila. Pero sa ngayon, nag-iensayo pa ako magmaneho. Kaya si Manong muna magdadrive sa atin. Napakamot ito sa ulo. Alam mo, hindi ko talaga akalain. Ang yaman pala ng pamilya ninyo. Tumango ako at ngumiti. Halos isang oras ang biyahe bago kami makarating sa lugar na ito. Nagulat pa ako dahil halos kapareho ito ng Altavieja. Hindi nga lang kasing lawak dun. Pero maganda rin ang tanawin dito. Katulad sa Altavieja, nagmistula itong kagubatan dahil sa malalaking puno. Nang tumigil kami sa paglalakad ni Nate, namangha ako dahil sa ganda. Sa harapan namin ay mayroong makikitang bundok. Kapag naman tumingin sa baba ay mayroong sapa ron. Ang ganda, nasambit ko. Masaya akong nagustuhan mo ang lugar na to. Napatingin ako kay Nate. Napangiti ako nang makita kong nililipad ng hangin ang buhok nito. Para tong mini Altavieja, dugtong niya nang makaupo kami. Tumango ako. Kumusta na kaya sila ron, ano? Alam kong masaya sila para sa atin, Andy. Muli akong tumango at ipinikit ang aking mga mata. Ramdam ko ang pangingilid ng aking luha kaya agad ko itong pinunasan. Pagmulat ko ay nasa harapan ko na si Nate habang titig na titig ito sa akin. Bakas na bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Bakit ang lungkot ang mata mo, Andy? Umiwas ako ng tingin. Wala. Pinilit kong huwag umiyak sa harapan niya. Siraktan ka ba niya? Nag-iba ang tono ng boses nito. Nate, hindi. Umiling ako. Pero yun ang sinasabi ng mga mata mo, Andy. Hindi ako nakasagot. Andy, hinayaan kita sa gagong yun tapos sasaktan ka lang niya? Nate, uminahong ka. Wala siyang kasalanan. Nadala lang ako ng emosyon ko. Tumayo ito at tumalikod sa akin. Malibang naging desisyon ko pinaubaya kita sa kanya, Andy? Malibang naging kampante ako na hindi kanya sasaktan? Napahigbi ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Oo, nasasaktan ako dahil kay Randolph. Pero hindi pa rin maaalis nito ang pagmamahal ko sa kanya. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Nate. Hinayaan ko lang siyang nakayakap sa akin. Sa ginawang ito ni Nate, nababawasan ang sakit na nararamdaman ko. Sa oras nasaktan kanya ulit, hindi ako magdadalawang isip na kunin ka sa kanya. Sigurado ka ba na okay ka lang dito? Hindi ko alam kung ilang beses na akong sumagot kay Nate dahil paulit-ulit na lang ang tanong niya. Siguradong sigurado, I assured him. Tumango ito at ngumiti. Akala ko ay aalis na siya, pero muli itong bumalik at saka ako niyakap. Gusto ko lang sabihin sa'yo, Andy, na seryoso ako sa sinabi ko sa'yo kanina. Para akong nagmistulang yelo nang makaalis ito. Alam kong seryoso siya sa bagay na yun. Pagbukas ko ng gate ay tumambad sa akin si Randolph. Seryoso lang ang mukha nito, habang titig na titig sa akin. Where did you go? Malamig na saad niya. Umiwas ako ng tingin dito. Kina-clear, Randolph. And with him? He suddenly said, while capturing my gaze with his. Ano namang masama? Kababata ko naman siya. Pinilit kong makalayo sa kanya at nagpatuloy sa paglalakad. Bakit kung umasta siya ay parang walang nangyari kagabi? Please talk to me, Andy. Pinigilan niya ako sa pamamagitan ng paghihila sa kamay ko. About last night? Yeah, about last night. I faked my smile. I want to clarify everything. I'm sorry, Andy. Napatingala ako. Ayoko na ulit umiyak. No, Randolph, hindi yon. I know she's your past. Kaya hindi mo kailangan humingi ng tawad. About last night, alam kong naguguluhan ka pa sa lahat ng nangyayari kaya naiintindihan kita. Please, Andy. I'm sorry for hurting your feelings. I'm sorry dahil nasabi ko ang mga bagay na yun. Umiwas ako muli ng tingin sa kanya. Randolph, nakapag-desisyon na ako. Babalik na ako ng Altavieja pagkatapos ng pagpapanggap na to. Tingin ko ay hindi ako nababagay rito. Bumuhos na ang pinipigilan kong luha nang yakapin ako nito ng mahigpit. Please, Andy, don't go. I know it sounds selfish, but I need you. Humiwalay ako sa pagkakayakap sa kanya. Mas lalong bumuhos ang aking luha nang makita ko ang pag-iyak nito. Randolph, bakit mo ba ako minahal?
Mas lalong bumuhos ang luha ko nang hindi ito magsalita. Dahil ba nakikita mo sa akin si Venice? No, Andy, hindi. Humiling ito. Kung mahal mo talaga ako, hindi ka maguguluhan. Please, Andy. Niyakap niya akong muli habang hindi tumitigil ang pag-agos ng luha nito. I'm sorry if I hurt you. Aaminin kong naguluhan ako. Aaminin kong naiisip ko pa rin siya at nasasaktan. Pero nagkakamali ka, Andy. Hindi si Venice ang nakikita ko sa'yo kung hindi ikaw mismo. Nang hindi ka bumalik magmula kagabi and seeing you with Nathan, it makes me realize na hindi dapat ako maguluhan. Because you're the one I want to be with for the rest of my life. He reached my hand and squeezed it gently. Please, can you give me another chance? Randolph! I was speechless. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong sabihin sa kanya. I love you, Andy. Please, don't leave me. Hinawakan ko siya sa kanyang pisngi at walang ano-ano'y tumingkayad ako upang halikan siya sa labi. Tama si Claire. Dalawang desisyon ang kailangan kong piliin. Letting him go or staying with him. Alam ko sa sarili ko na pagsisisihan ko kapag iniwan ko siya. Mahigit isang linggo na ang lumipas magmula nang magkagulo kami ni Randolph. Hindi man ako sigurado kung tama bang manatili sa kanya. Pero araw-araw niyang pinapatunayan na tama ang naging desisyon ko. Araw-araw niyang pinaparamdam sa akin na mahal niya ako. Magmula rin nang malaman ni Cassie ang katotohanan, wala na rin akong naging balita sa kanya. Pinaalam ko rin ito kay Randolph, kaya't ginagawa niya ang lahat para hindi magsalita si Cassie sa harap ng maraming tao. Umaasa na lang ako na hindi ito ipagsasabi sa lahat bago kami umamin sa harap ng maraming tao. Okay ka lang? Naramdaman kong may humawak sa kamay ko. Si Randolph yun. Kasalukuyan siya nagmamaneho ng kotse niya. Papunta kami ngayon sa isang restaurant kung saan magkikita kami ng managers namin. Hindi ko alam kung bakit biglang nagyaya si Randolph. Basta ang sinabi niya lang, may importante raw siyang sasabihin. Bakit? Di ko ba okay, Andy? Napalingon naman ako kay Nate na nasa backseat, katabi si Claire. Nagulat naman ako nang bigla niya akong hinawakan sa noo. Di ko naman nilalagnat ah, takang tanong nito. Hey, stop that. Bigla namang inalis ni Randolph ang kamay ni Nate sa noo ko. Do you really wanna die? Dugtong pa nito. Randolph, tumigil ka nga. Saway ko sa kanya. Sumama lang ang tingin nito at itinuo ng pansin sa kalsada. Ito rin ang madalas kong mapansin kay Randolph. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil nitong mga nakaraang araw ay napakasiloso niya. Ang cute niya tuloy tignan. We're here. Hininto ni Randolph ang kotse at siya ang unang lumabas. Napangiti na lang ako nang pagbuksan din niya ako. Claire, hintayin mo ako! Sigaw ni Nate habang hinahabol si Claire. Can you just leave me alone? Sigaw ni Claire pabalik kay Nate. Huwag ka nga mag-English! Nakasimangot na saad ni Nate. Stupid! Napailing na lang ako at napangiti. Alam kong nakatago po si Nate ng panibagong kaibigan. Yun nga lang, para silang aso't pusa kung magbangayan. Nang makarating kami sa meeting place ay agad nila kaming sinalubong. Ano bang pag-uusapan natin, Randolph? At mukhang napaka-importante. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. We're leaving the showbiz. What? Are you insane, Randolph? Lahat kami ay nagulat sa sinabi niya. Hindi makapaniwala. Hindi man lang niya ito nabanggit sa akin bago magpunta rito. Ang buong akala ko ay aamin kami sa mga tao. Pero bakit kailangan pati siya ay umalis sa pagiging artista? Hindi niyo ba narinig? Alis na kami sa pagiging artista. Ano bang sinasabi mo, Randolph? Baling ko sa kanya. Ano bang tumatakbo sa isipan niya? I can't believe this, Randolph. Sikat kang aktor. You're born to be a star. Marami nang humahanga sa'yo. Bakit kailangan mong lisanin ang pag-aartista? Nakalimutan mo na ba ang pinagdaanan ninyo? Paano ang pangarap niyo ni Venice? Huwag niyo siyang isali sa usapan. Patay na siya. Kaya nga nandito si Andy, di ba? Siya ang magsisilbing pinto upang makapasok tayo sa international screen. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin at buo na ang desisyon ko. Lilisanin namin ang pag-aartista. Hindi ako makasingit sa usapan nila dahil masyadong tensyon ang nasa pagitan nila. Wala akong mabasang kahit anong ekspresyon sa mukha ni Randolph. Paano niya nagagawang maging kalmado sa mga oras na to? Stop this nonsense of yours, Randolph. Sa tingin mo ba papayag kami? Without any valid reasons? Valid reason? Napangiti sa akin si Randolph at hinawakan ang kamay ko. Her. Gumuhit ang ngiti sa labi niya. Napalunok ako.
Lahat ng atensyon ay nasa akin. Ano pong pinagsasasabihin ni Randolph? Bakit ako? Love is more important to me now. Buong buhay ni Andy nakilala siya bilang Venice at kinalimutan niya ang sarili niyang buhay dahil sa pagiging makasaril ko. Hindi na importante sa akin ang pag-aartista. Hindi ko na kailangan maging sikat dito sa Pilipinas o sa ibang bansa para lang sumaya. As long as I'm with her, sumasaya ako ng higit pa sa pagiging artista. Tumayo na siya, sabay hila sa akin patungo sa kotse niya. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat maging reaksyon ko. Masaya ako dahil sa sinabi ni Randolph. Masyado ko siyang mahal. At sino ba namang tao ang hindi matutuwa kapag nalaman mong mas mahal ka ng taong mahal mo kaysa sa pangarap niya, kaysa sa naging mundo niya. Pero hindi ko magawa dahil alam kong sa pagiging artista umikot ang mundo niya at alam kong mahirap ito para sa kanya. Randolph? I'm driving. Straight face niyang tugon. Gusto ko lang kasing malaman kung bakit. Bakit ganun na lang ang naging decision mo? I'm worried that you're giving it up just because of me. Tinupunan lang niya ako ng ngiti. Isang totoong ngiti. I love you. Tanging nasambit niya sabay hawak sa kamay ko. Mas mahal kita, Randolph. Pero hindi mo naman yun kailangan gawin. Mundo mo yun. Pero ikaw na ang mundo ko ngayon. Hindi ko na nakayanan at tuluyan ang bumuhos ang luha ko sa sobrang saya. Mahal na mahal ako ni Randolph. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko kaya't niyakap ko siya ng mahigpit. Claire's point of view. He really knows what makes him happy. Ano? May sinasabi ka ba, Claire? I just rolled my eyes at him. Gagi ka talaga. Eh kasi naman, bigla-bigla ka nalang nagsasalita dyan eh. Napailing na lang ako. Kasalukuya kami kumakain ni Nathan sa isang restaurant. Kusan kami iniwan ni na Randolph at Andy, pati na rin si na Manager Grace at Manager Luis. Alam mo, kung hindi ako nagpunta rito, hindi ko malalaman na nagpapanggap si Andy bilang Venice. Can you lower your voice? Baka may makarinig sa'yo. Lagot ka sa akin talaga. Sorry na. Masyado kang masungit eh. I rolled my eyes at him. Bakit nga ba ako nagtitiis? Nakasama ka? Ayaw mo ba ako kasama? Isn't it obvious? Okay, he said full of sadness. I bit my lower lip and took a deep breath. Gustuhin ko mong mag-sorry but I was a bit stunned by his stares. I admit he's good looking but stupid, I guess. Anong drama yan? Alis na ako, he said. Wait! I stopped him. Let me rephrase it. Muli siyang umupo sa harapan ko at tiningnan lang ako habang hinihintay ang sasabihin ko. Even if you're annoying, slow and stupid, I'm still grateful because I have someone with me. I saw him smile but quickly disappeared. Bakit? Wala bang nakakatagal sa'yo? I smiled bitterly. Ano ba pakialam mo? Dahil kaibigan mo na ako ngayon. Huwag kang mag-alala, dahil magkaibigan na tayo, hindi ka na ulit magiging mag-isa. Andy's point of view. Maagang umalis si Randolph ngayon para sa preparation ng 40th Storm Film Awards. Nangako kasi si Randolph sa manager niya na papatapusin muna ang event bago tuluyan ng umalis bilang artista. Habang ako naman mas piniling wag na lang pumunta dahil para saan pa. Hindi ako nararapat sa ganong klaseng okasyon dahil para kay Venice lamang yon. Dahil sa wala akong magawa, nagpa siya muna akong tulungan ng mga kasambahay namin sa pagluluto. Hanggang ngayon ay malaking palaisipan pa rin sa akin ang pag-iwas nila sa akin. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang ugali ni Venice at kung bakit galit na galit sila rito. Sigurado ho ba kayo, ma'am? Natutulong kayo? Napangiti ako. Opo, bakit naman po hindi? Saad ko at nagpatuloy sa paghihiwa ng karne. Salamat po, ma'am. Agad akong napatigil at napatingin sa kanya na may halong pagtataka. Hindi niyo po kailangan magpasalamat, manang. Hindi po sa pagtulong niyo sa akin, ma'am. Po? Mas lalong gumuhit ang pagtataka sa mukha ko. Dahil po sa kabaitan ninyo. I faked a smile. Hindi ko alam kung matutuwa ako dahil hindi ko alam ang ibig niyang sabihin. Parang may kakaiba akong nararamdaman. Magmula nang magpakasal kayo ni sir, malaki na po ang pinagbago niyo. Pinagbago po? Anong ibig nilang sabihin? Nabawasan na po ang pagiging mainitin nyo ng ulo. Palagi na kayo nakangiti at tigit sa lahat. Mas lalo nyo pa pong minahal si Sir Randolph. Hindi ako nakasagot. Totoo ba ang mga naririnig ko? Linda, ano ka ba? Ano ba pinagsasabi mo kay ma'am? Napalingon kaming pareho ni Manang Linda nang biglang magsalita si Manang Lorna. Mas nakatatanda ito sa lahat. Pasensya na ho, ma'am. Paumanhin ni Manang.
Masyado lang ho talagang madaldal si Linda. Dugtong pa niya habang nakakamot sa ulo. Ayos lang ho, manang. Akyat po muna ako sa taas. Saad ko. Bigla kasi akong nawalan ng gana. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang naging epekto nun sa akin. Hindi pa man ako nakakaakyat sa taas, ay bumungad sa akin si Randolph habang hinihingal dahil sa kakatakbo. Papalapit ito sa akin at nang makita ako ay agad na palitan ng ngiti ang pagod na pagod niyang muka. Sa kabila ng ngiting yun, dun ko nakita na may malaking pasa siya sa kaliwang pisngi, malapit sa labi niya. Randolph, ano nangyari sa'yo? Hahawakan ko sana yun, pero agad niya lang itong iniwas. Adriana, please listen to me. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. This is the first time you'll see me on stage. Bagya akong naguluhan sa sinabi niya. Hindi pa rin niya sinasagot ang tanong ko. Ano bang nangyayari sa kanya? I think I can't do this without you. Randolph! Nasambit ko. Listen, Adriana. Aamin na tayo sa publiko. Gusto ko nang makilala kanila bilang ikaw. Bilang Adriana. Sigurado ka ba, Randolph? Pwede mo pa namang bawiin ang sinabi mo kina Manager Grace. Natatakot ako sa maaaring mangyari, Randolph. Kakamuhian nila tayo. Lalo ka na. Tinitigan niya ako habang ako ay naghihintay ng sasabihin niya. You know what I've learned from you? Hindi ako nakasagot. Love. Randolph, hindi kita maintindihan. Pag-ibig, Adriana. Pag-ibig ang solusyon sa lahat ng problema. Hindi ko makuha ang gusto niyang sabihin. Napakalalim ng bawat binibitiwan niyang salita. Everyone has a hidden love. Alam kong matatanggap nila tayo dahil minahal nila tayo noon. Lalo ka na, hindi bilang Vinice kundi bilang ikaw. Pero Randolph, ngumiti muna siya bago muling magsalita. Pagkatapos nating umamin sa publiko, let's get married, Andy. Tahimik lang kami ni Randolph ngayon sa backstage. Kasalukuyang kaming inaayusan at maya-maya lang din ay mag-uumpisa na ang event. Hanggang ngayon ay hindi pa rin maalis sa akin ang kakaibang saya dahil sa sinabi ni Randolph kanina. Papakasalan niya ako. Hindi pagpapanggap o peke, kundi isang totoong kasal. Ano bang nangyari sa mukha mo, Randolph? Nakipag-away ka ba? Sinakto mo ba talaga ngayon? Ano nalang sasabihin ng mga tao? Nawala ang sayang nararamdaman ko nang biglang magsalita ang manager ni Randolph, ngunit nanatili pa rin siyang tahimik. Napakalalim ng iniisip niya na kahit ako'y hindi malaman kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. I don't understand you anymore, Randolph. Hindi na ikaw ang Randolph na nakilala ko noon. My shoulders literally dropped when she suddenly left in anger. Wala akong ibang nagawa kundi ang manahimik. Kahit ako ay hindi ko rin siya maintindihan. Ngunit alam kong nang dahil sa akin yun. Makalipas ang ilang oras ay nag-umpisa na ang event. I couldn't help but admire Randolph's handsomeness. Every time I stared at him, it was like it was just the first time. Para akong bumalik sa kung paano kami unang nagkita. I will now announce the winner of the Best Actor of the Year of the 40th Storm Film Awards. The winner goes to Randolph Casanova of Unrequited Love. I could hear the screams inside. Hangang-hanga sila habang paakyat si Randolph. I want to cry because of what Randolph has achieved tonight. Ganito palang pakiramdam habang nakikita mo ang mahal mo na nakalutang sa pangarap niya. Biglang nawala ang ngiti sa labi ko nang maalala kong lahat ng ito ay mawawala dahil sa akin. Natatakot akong mawala ang lahat ng pinaghirapan ni Randolph. Thank you for giving me this huge award. I just want to thank everyone who was part of this movie. To my fans, my staff, my manager, to our director, and also to my wife. I saw him looking at me intently. Kitang-kita ko ang paglunok nito. Parang nag-aalangan sa sasabihin. Vinice. My jaw literally dropped when I heard the name Vinice. Para kung sinaksak ng paulit-ulit. Ang buong akala ko, ipapakilala na niya ako sa maraming tao. Natatakot akong mawala lahat ng pinaghirapan niya. Pero bakit nasasaktan ako ngayon? Nang makabalik ito sa tabi ko ay hindi man lang niya ako nagawang kausapin na naging dahilan para mas lalo akong masaktan. Kahit isang tingin ay hindi niya mabigay sa akin. And now, the movie Love Team of the Year goes to Randolph Casanova and Vinice Martinez. I froze for a while. Namalayan ko na lang ang paghawak at paghila ni Randolph sa kamay ko.
Rinig na rinig ko ang palakpakan ng bawat tao sa loob. Parang hindi nagsisink in sa utak ko ang mga pangyayari. Gusto kong matuwa, pero hindi ko magawa dahil nasasaktan ako. Muling nagpasalamat si Randolph sa mga tao. Ngunit ako ay walang kahit anong lumabas na salita sa bibig ko. Kitang-kita ko ang masayang mukha ng mga tao mula sa malaking stage na to. Bago pa man ako magsalita, ay biglang nag-play sa big screen ang isang napakapamilyar na pangyayari. Lahat ng tao ay nagbulong-bulungan. Halatang halata ang pagkabigla at galit na ekspresyon sa kanilang mukha. Video playing. Hindi nyo ba narinig? Aalis na kami sa pagiging artista. Ano bang sinasabi mo, Randolph? I can't believe this, Randolph. Sikat kang aktor. You're born to be a star. Marami ang humahanga sa'yo. Bakit kailangan mong lisanin ang pag-aartista? Nakalimutan mo na ba ang pinagdaanan nyo? Paano ang pangarap niyo ni Venice? Huwag nyo siyang isali sa usapan. Patay na siya. Kaya nga nandito si Adriana, di ba? Nasabi ko na ang gusto kong sabihin at buo na ang desisyon ko. Lilisanin namin ang pag-aartista. Stop this nonsense of yours, Randolph. Sa tingin mo ba papayag kami? Without any valid reasons? Valid reason? Her. Love is more important to me now. Buong buhay ni Adriana nakilala siya bilang Venice at kinalimutan niya ang sarili niyang buhay dahil sa pagiging makasarili ko. Hindi na importante sa akin ang pag-artista. Hindi ko na kailangang maging sikat para sumaya. As long as I'm with her, sumasaya ako ng higit pa sa pagiging artista. Hindi ko na malayang tumulo na pala ang aking luha habang pababa sa stage na to. Hindi na aalis ang titig, galit, bulong-bulungan at masasamang salita na binibitiwan ng mga tao. Biglang nanlabo ang paningin ko dahil sa mga nangyayari. Hindi ganito inaasahan namin. Bakit ganito ang nangyari? Sino ang nagpalagay ng video? Napahawak ako sa aking sentido habang pilit na lumalabas dito sa loob. Bago pa kami makalabas, ay unti-unti na ako nasisilaw dahil sa sunod-sunod na pag-flash ng bawat kamera.